tagumpay para sa National Youth Commission ang naging desisyon ng korte sa dalawang personalidad na kilalang bahagi ng komunistang teroristang grupo ng CPP-NPA-NDF. Sa MJ Mondejar sa report. Tayo ay nagagalak sa desisyon ng korte na makasuhan niya mga kongresista na yan. Hanggang 6 taong pagkakabilanggo ang hatol kina ACT Teachers Representative Franz Castro, dating bayan muna Congressman Saturo Campo at 11 iba pa ng korte sa Tagum City dahil sa umunip paglabag nila sa batas contra child abuse. Ang ACT Teachers at bayan muna ay naunang tinukoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na legal fronts ng CPP-NPA-NDF sa Kamara. Kaya para kay National Youth Commission Chairman Ronald Cardema, lumabas na rin sa wakas ang katotohanan na sina Castro at ang mga taga-Makabayan Block ang siyang recruiter ng mga kabataan para maging NPA. Talagang tumagal yung panahon na inalam mismo nung huwes kung ano yung detalye lamang, ha? Walang exaggeration sa mga kwento. At mula doon, nag-desisyon sila na ito talagang dating kongresista ng bayan muna at incumbent na kongresista ng ACT Teachers na nagpapakilalang kinatawan ng mga guru sa Pilipinas, eh talagang ano sila, guilty sila beyond reasonable doubt. Diin pa ni Cardema, hindi na rin makapagtatago sila Castro at mga legal fronts sa Kamara sa palusot na red tagging dahil klaro naman sa pasya ng korte na guilty ang mga ito sa paglabag sa batas. Ang hatol kina Castro at Ocampo ay mula sa napatunayang akusasyon na kinuha nila ang mga kabataang minor de edad sa Solidarity Mission sa Talaingot, Davao del Norte noong November 2018 para sa militar na umaresto sa kanila, human trafficking ang ginawa ng mga suspect. Dahil dito, makikipagtulungan ang tanggapan ni Cardema sa Duterte Youth Party List para ipatanggal bilang congressman si Castro. Mabigat na dahilan dito ang conviction niya sa child abuse case. Dudulog naman sila sa House Ethics Committee sa pagbubukas ng sesyon sa susunod na linggo para isa pinalang hakbang. Talaga namang dapat matanggal sa Kongreso yung mga ganyang kakapal ng mga. Yan ba yung nagkaso kay dating Pangulong Duterte ng grave threat? Ito yung sinasabi ko matagal na. Siya ang grave threat sa kabataang Pilipino.